Biyernes, muli po isang napakaganda at napakasayang araw po sa ating lahat. Okay guys, this is once again Kuya Mil, Negros Island Channel. Welcome back! Okay guys, so nandito ako ngayon sa farmhouse kung saan mayroong mga masasarap na dragon fruits. Ayan guys, so pakikita ko sa inyo ang masarap na dragon fruits. Okay guys, so Kauputa di Subong ang tag-iyas ang farmhouse, no, si Sir Jewel Samudyo. Okay, kuanta sa sang idea kung paano niya nasuguran ang matahum kag simple niya Subong farmhouse cafe guys. Okay, Sir Jewel, mayong hapon. Hapon. Jutay lang nga pamangkot Sir Jewel, no, so Ilonggo man ta Subong. So guys, explain ko lang sa inyo karon. Mailonggo lang kami ni Sir Jewel. No, okay. So paano mo na sigura kag paano mo ni na ideyahan ang amo ni nga klase sang negosyo kay katahom gid Sir Jewel? Actually, this project came about because of a colossal failure. Okay. Why do I say that? Because when I retired from a corporation about 7 years ago, I decided to invest in a business which I don't even know how to manage or to operate. And what is that business? I went into a swine raising business. That is why I bought this 2,600 square meter lot and built almost about 5 or 6 buildings to house about 350 heads of swine. Unfortunately, it was a period when the swine industry was at a doldrum because of the very low live weight prices. And then, because of that, I said it was a colossal failure because I invested a lot of money in this business, which I lost practically everything. And eventually, I had to close down. So I lost millions of my retirement money here. And in fact, I did not visit this place for at least 3 years because of that failure. And on top of that, I also lost my wife to cancer 3 years ago. But then, eventually, I decided that the structure here will eventually be destroyed or will be dilapidated. So I decided to come back and find a way to start a new business out of the whatever remained in this property. And first, we decided to plant dragon fruit and a few other crops around the property without touching the existing buildings. And then out of the blue, somebody suggested that why not operate the cafe or a resto bar out of the existing buildings. So from another, again, out of impulse, which is probably in my personal nature, I decided to operate a bar, resto bar, in the property. But this time, it's going to be surrounded by plants and fruit-bearing plants. So that is how farmhouse came about. I added a few features, particularly the two cottages there, which phrases from first-time customers because they found the structures quite comfortable and airy.
them. And in the future, if I can gather enough capital, I may put up a function or one of the buildings in fact that I'm trying to rehabilitate now to become a function hall. But the ultimate goal is to really build a swimming pool in the property. So it's going to be another feature that will hopefully be attractive to the population around Bacolod and here in Bago City. So that's practically how this place started. By August 10, okay, so ayun guys, so nausap natin si Sir Joel. So ayun, so kung paano niya na-create o na i-ano tong negosyo na to sa simpleng paraan at kung ano yung mga nawala sa kanya at kung paano siya bumangon. And eventually, mayroon siya mga bagong ideas na later on or one day, mas ma-improve niya pa itong napakaganda at napakasimpleng farmhouse cafe, guys. So, ayun. Sa mga gustong pumunta dito, sigurado, Joyce, napakasarap na simpleng maihain niya sa inyo. Una-una, yung mga fruits, fresh from the farms, at saka yung native coffee, guys. Okay, guys? Thank you. Okay guys, ito yung dragon fruits. Alam nyo ba napakasarap ng dragon fruits na ito? Kasi marami siyang maidudulot na maganda sa katawan natin. Ayun. Ayun. Dami na, oh. Dami na ng mga hinog. Ayan. Pwede na maipitas yan. Yun. Tsaka ito pa. Lalaki oh. Ayan guys. Sarap. Mura lang yung per kilo nito guys. Dito sa farm, nasa 200 per kilo lang yung bintahan nila dito. Yan. Ito siya pag hindi pa siya ano, hindi pa siya hinog. Yan. Yan. Yan siya guys. So you see guys, ito yung bunga at success na hardship ni Sir Joel guys, that in spite of every failures, ito binuhos niya yung time niya dito sa pagtitanim. Ito yung naging inspiration niya kung saan niya na-divert yung business niya from swine raising to fruit bearing. Ayan guys. At ang maganda lang kasi guys, ito, wow, nandito. Napakalaki. At saka yun, fresh na fresh. Ito siya guys. Ayan. Ayan na siya. Sarap. Alam nyo guys, napakaraming benefits yung naibigay nitong dragon fruit na to, ha. Ang dami dito, ang ganda dito, ha.
maganda dito guys kasi lahat dito fresh from the farm. Ayun. So, mayroon din sila dito sunflower. Okay. Masarap dito kasi hindi lang fresh from the farm at saka fresh yung mga fruits dito. Mayroon din silang napakasarap na native coffee dito. So, kung coffee lover kayo, dito. Punta kayo dito kasi nandito yung napakasarap na native coffee, guys. Lahat dito, fresh from the farm. So, ayun. So, pag gusto mo, makapag-chill-chill, kapag-coffee. So, ganda ng lugar na to, guys. Ayun. Ito yung simpleng kubo. Ayan, guys. Ah guys, mayroon din dito silang mini bar. So pwede kayong makapag chill. Family bonding o kaya group bonding pwede dito. So hello. Hi. Ayun guys, at saka meron din pala dito ang grapes. So ayun, kaya lang medyo wala pang ano, wala pang bunga ngayon kasi hindi pa season ngayon ng grapes, no? Ayan. Ayan. Yung guys, mayroon ng bunga o oh, kaya lang maliit. Oh, ayan. Tignan nyo, ha? So, ang ganda dito, guys. So, sa mga mahilig, muli po sa mga mahilig sa native na coffee o kaya ay coffee lover, punta lang kayo dito. Muli po, ito ang farmhouse. Ayan guys. Yun guys, so guys, thank you for watching. This is once again Kuya Mil Negros Island Channel. Dito pa rin sa Farmhouse Cafe. Thank you guys. Keep safe lang po tayong lahat. God bless. Bye bye.